Welcome back to my vlog. It's me, your baklang marangal. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell para mabit ka pa sa mga video na gagawin natin. And for today's video, may diamonds, o diba? Bingi kayo sa aking bombs. Ayan, may pa-ribbon pa. Ayan. So, for today's video, may diamonds. Hindi tayo gagawa ng anumang kakimeha tarantaduhang video. At nababase naman sa ating title na content ng video natin ngayon is about I will share some tips or advice on how to lose weight at home kahit hindi tayo pumunta man ng gym. Hindi pwede rin tayong mag-exercise kahit dito lang sa ating bahay kasi alam niyo na naka-lockdown tayo, which is lockdown, nakasara rin yung mga gym. So, wala rin. Gustuhin man nating pumunta ng gym, mag-exercise sa gym, wala rin kasi nga sarado lahat ng establishment. Oh, kaya mo yun? English yun? So, establishment, sarado lahat. Kaya, mag-exercise or makapag-lulos with tayo kahit andito lang tayo sa ating loob ng ating tahanan. So, magbibigay ako ng ilang tips, ilang advice kung paano nga ba magbawas ng timbang just for only 2 weeks. Ayan, 2 weeks lang siya may diamonds. Makapag-lulos weight na po tayo. Biruin nyo ako. Before mag-lockdown or magkaroon ng enhanced community quarantine, ay ang timbang ko ay 60 hanggang sa nagkaroon nga ng lockdown, which is inabot niya is 63. Biglang-bigla ako kasi 63 ang inabot ng aking timbang. OMG. So, habang tumatagal, parang nararamdaman ko na ano ko sa sarili ko na apa. Tumataba na ata ako masyado. While nanonood ng mga videos sa YouTube, nakakita ako ng how to lose weight. Ayan. May video doon na how to lose weight. Ayan. So, sabi ko, matry ko nga ito, sabi ko. So, ayun nga, tinry ko yun. Just only 2 weeks from 63 kilogram. Alam nyo kung ilan ang timbang ko ngayon. 52 na lang po ang aking timbang. Biruin nyo yun, from 63 to 52, ilan ang binawas? Binaba ko. Ayan, just only for 2 weeks. And then, hindi po ako nagpunta ng gym or what para magbawas ng timbang. Ayan. Dito lang sa bahay, nakapag-lose weight ako ng 11 kilos. Pero inyo, just only for 2 weeks. But hindi lamang po exercise ang aking ginawa. So, umpisan ko na ang pag-share, pagbibigay ng ilang tips and advices in how to lose weight kahit nandito tayo sa ating bahay. So, let's start giving tips. So, number one, ano nga ba yung unang dapat isaalang-alang kung magbabawas ng timbang? Siyempre, ang unang mong gagawin pag balak mong magbawas ng timbang, mag-exercise, mag-diet, is gumawa ka ng diet plan or exercise plan para masunod mo yon. Kasi kung wala ka ding plano na sinusunod, useless, diba? Hindi mo alam kung ano yung time kung kailan ka mag-i-start kasi dapat may specific time kung kailan ka mag-i-start mag-exercise. Mo, oh, nakalista dun sa diet exercise plan mo every 7 a.m. in the morning up to 8:30 in the morning kailangan kong mag-exercise. At nakalagay sa dietary plan mo na ganito ang kakainin ko sa umaga, ganito ang kakainin ko sa tanghali, at ganito ang kakainin ko sa hapunan. Kailangan mo ng plano. But ako, nagda-diet po ako. Habang nag-e-exercise, sinasabayan ko po ng diet. Which is, sa isang araw, isang beses lang ako kumakain ng rice. And then, rice but hindi siya ganun karami. Which is 1 cup of rice per
day lamang po ang kinakain ko. Sometimes sa breakfast, minsan sa tanghalian, pero hindi ako nakakain sa hapunan. And ayun, habang nag-exercise ako every morning for 2 weeks, ay sinasabayan ko siya ng diet. Ayan. So ano nga ba yung kinakain ko pag kunwari hindi ako nag-rice? Kasi nag-take na ako, kumain ako ng rice kanina. So example, pag kumain ako ng rice ng umaga, yung almusal, sa tanghalian is mag-biscuit na lang ako. At ganun rin sa hapunan, prutas, ganun. Pag may saging, ayun, kasi ang saging may basta yun na yun. Tip number 2. Ano nga ba ang pangalawang dapat isaalang-alang pag magbabawas ng timbang? Dapat meron kang sinusunod na mga instructions. Ano nga bang instructions ang ibig kong sabihin? Maraming na isa-search sa internet kung paano nga ba mag-loss ng weight. At may mga tutorials, may mga instructions kung paano dapat gawin. Napakaraming instruction. But may isa ka lang dapat na sundin na instruction. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung instruction na sinunod ko for 2 weeks. For 2 weeks ko po siyang ginawa. Dapat parehas lang po ang ginagawang exercise from the first day until the last day of exercise. So ano nga ba po yung sinunod ko o ginaya kong instruction sa pag-exercise? So panoorin nyo to. Na nakalagay just for only 7 days. Yeah, 7 days lang po ang nakalagay doon. Sa video instruction in how to lose weight na pinanood ko sa inyo. Which is, ang ginawa ko is 2 weeks ko siyang ginawa. Kasi mas gusto ko pang, alam niyo yun. Merong 7 types of exercise na kailangan nating sundin. Kung ayun yung ginawa nyo in the first day of your exercise, dapat ganun din gawin nyo in the second day, third day, and the following days of your exercise para ma-maintain, ma-balance yung mga nawawalang toxins, mga nababawas na fats sa katawan natin. Dapat pare-parehong instruction lang yung sinusundan natin pag mag-exercise tayo. Kasi ang nakalagay doon, di ba napanood nyo? 7 days mo dapat gawin yon. So what if sa first, second, ginaya mo yun na instruction, tapos sa third, nag-iba ka ng video, paano na yung sinasabi niyang 7 days? Di hindi mo na yun nasunod. Eh, di useless lang yung ginawa mong 2 days. Pag nagbago ka ng instruction na ginaya, panibagong count ulit siya ng days kung ilang days dapat ang gugulin mo para makapag-lose weight again. Dapat mag-focus tayo sa iisang instruction lamang. Makontento ka sa anong meron ka. Number 3 ay ang healthy lifestyle or healthy eating. Ayan. So, paano nga ba? Ba't ko nasabing healthy eating? Ka na nga ng exercise for how many week past? Pero hindi ka naman kumakain ng masustansya. Hindi yung nag-exercise ka at kakain ka ng unhealthy food. Hindi sapat ang pag-exercise para magpapayat. Habang nag-exercise ka, dapat sabayan mo rin ng pagkain ng mga healthy foods para mabalance ang ating pagbabawas ng timbang. Tip
Number 4. Kumain sa tamang oras. Ayan. Bakit ko nasabing kumain sa tamang oras? Hindi porket nagda-diet ka is hindi ka nakakain. Pag sinabing diet, naman po ibig sabihin ng diet is fasting. Alam niyo po ba yung fasting? Di ba po ang fasting is hindi ka talaga kakain. Pero ang diet, ang ibig sabihin ng diet ay bawasan ang kinakain. So after dapat mag-exercise, kumain lang ng sakto. Which is kumain ng breakfast, lunch, and then the dinner. Which is the healthy foods ang kakainin mo para sa tatlong kainan na yon. Tip number 5, dapat may disiplina. Bakit ko sinabing disiplina? Dapat may disiplina sa pag-e-exercise pag naglulos ng weight. Siyempre, kailangan mo dyan ng disiplina. Habang nag-exercise ka, kailangan mo dyan ng disiplina. Which is, sundin mo dapat yung nakatakdang panahon kung kailan mo ito tatapusin at kailan mo ito uumpisahan. And then, disiplina sa pagkain. After mo mag-exercise, dapat andun yung disiplina mo sa pagkain, which is ang kakainin mo is healthy foods. Hindi yung exercise nga tapos maya-maya, sige ang lemon, sige ang soft drink, sige ang kape. So ano nga ba? Sisingit ko na, ano nga ba yung mga bawal i-take pagkatapos mag-exercise? Pagkatapos mag-exercise, wag na wag iinom ng kape, soft drinks, at alak. Kasi pag nag-exercise ka, nagpawis ka, it means na naglabas ka ng toxic, naglabas ka ng fat sa katawan mo, nilabas mo yung ilang dumi sa katawan mo. Pero kung naglabas ka nga after mo mag-exercise, naglabas ka ng mga ganyan, nagpawis ka na kapag labas ka ng toxin sa katawan mo, tapos after that, iinom ka ng alak, kape, di ba, soft drinks, which is may acid yun. Hindi po yun nakakabuti kasi nagbawas ka nga, naglabas ka nga ng mga toxin sa katawan mo, nagdagdag ka ulit. Kung pipiliin mong uminom ng mga ganon, huwag ka na lang pong mag-exercise. At ayun lang nga, my diamonds, ang maibibigay kong tips and advice kung paano nga ba magpapayat. So, naipanood ko naman sa inyo kung ano yung instruction na sinunod ko na nakalagay doon ay just only for 7 days. Pero para sa akin, ginawa ko siyang 2 weeks, which is ano, total of 14 days po siya. So sana po ma-aware kayo dun sa mga pananakit ng mga iba't ibang muscles for first day, second day, at madalang na lang mangyari yung third day kasi first day of exercise talagang kinabukasan ay magsasakitan yung mga muscles kasi nga hindi pa sanay. Gaya lang din yan sa pagtatrabaho natin ng biglaan ng pagtatrabaho natin ng maramihan, di ba sumasakit yung ating mga muscles. So, sana po aware kayo dun sa first day and second day na pananakit ng ating mga muscles pagkatapos nating mag-exercise. At after mag-exercise, uminom po tayo ng tubig. Pampatulong po yun para ma-flush yung mga toxins na nasa katawan natin at i-help yun para mas maging pawisin po tayo, which is yung pawis nagpapalabas siya ng toxins sa ating katawan. At nakita nyo naman sa aking thumbnail, diba? Grabe yung pinayat ko. Biruin nyo yun from 63, sinabi ko nga kanina, from 63 to 52 kilos. Diba? Ang laki para sa akin, ang laking achievement yun. Siyempre, is lang. Huwag susuko kasi makakamit mo rin yan. Ganun, makakamit mo rin. So, kailangan talaga natin tignan yung itong aking mga fingers. Yan. Namayat talaga. Talagang mataba ako before. Pero, kumayat ako. Sa leeg ko nga lang pansin na. Kasi yung leeg ko medyo kumaba. Akala ko nga lulubog na leeg ko. Sobra kong taba eh. Pero lumiit na po siya. So, disiplina, pagtitiis, pagtsatsaga lang ang kailangan. At pwede mo yung gawin dito lang sa ating loob ng bahay. Disiplina lang din, my diamonds. So, yun na nga, my diamonds, yun yung content ng ating video sa araw na ito. At sana nagustuhan nyo yung mga tips and advices na na-share ko sa inyo, na na-i-apply ko sa sarili ko. At naging successful nga
ang pag-exercise, ang paglulusweight ko just only for 2 weeks. Ayan. So, I hope na gusto nyo itong video na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel at i-hit mo na rin ang notification bell para ma-update ka pa sa mga video na gagawin natin. Thank you for watching! Bye-bye!